Guys, gusto ko lang sanang mag-share yung ginawa ko. Tea? Ano siya? Parang pantawag doon sa labat. Tapos may lemon. Then hot water. Wala lang, gumawa lang ako kasi itong umaga masakit ang lamunan ko, masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. Then nagsabi ako sa amo ko na masakit nga yung lamunan ko, binigyan niya ako ng gamot naman. Ito, binigyan niya ako ng strepsil at saka ng paracetamol. Dalawang peraso na yung inumin ko na paracetamol, ganun, para sakit ng katawan. Marit naman siya. Kaya lang, hindi gumagaling yung sakit ng lalamon. So, I'm sorry na gumawa ng ganito. Nagpakulo ko ng tubig, nilagyan ko ng hiniwang lemon, tapos nilagyan ko ng ginger, para makatulong siya sa sakit ng lalamunan ko ba. Tapos siguro mga nakatatlong baso na ako ng inom. Ginagawa ko siyang parang kape maghapon, tapos ngayong gabi. Pero ubusin ko to. Ano, ganyan siya kalaki yung ginawa ko. Huwag na kayo magtaka kung bakit ganyan yung lagayan ko, kasi wala silang pichel. Nakakaya naman gamitin yung tiplahan nila ng kape. Alam mo naman dito yung mga Arabo, di ba? Yung lagayan nila ng mga kape, yung may mga kala mo pakaprasesa. So, dyan ko lang nilagay. Tapos tinanong niya, bakit dyan ko nilagay? Paano mo yan iinumin? Sabi ko, meron akong baso sa kwarto. Nung sasalin-salin, sabi niya, okay, fine. Tapos yun. Ngayon, nung uwi naman ako nun, parang gawaan gano'n yung paramdam ko, yung lalamunan ko. Hindi na siya kasing tigas nung yung ubo ko, at saka yung lalamunan ko, hindi na rin gaanong masakit. Kaya tingin ko effective siya. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yun kasi baka makatulong din sa inyo. Try nyo guys. Wala naman masama, di ba? Hindi ka naman gagastos. Lagi naman nandiyan yung duya at saka yung lemon sa refrigerator natin. Lalo na kung isa-isa kang OFW, kailangan mong maging...